Good afternoon, Sir Paul. Mag-share lang po ako ng experience namin ni Mama. Kaming dalawa kasi ni Mama, nakabukod sa tate at kuya ko. Hindi dahil broken family kami, kundi dahil sa away na angkan. Bago ang lahat, kilalanin niyo po akong Shari. Yung said kasi ni Mama, may layang mambabarang. Yes po, tama po kayo nang narinig. Ilan po sa angkan ng Mama ko, marunong talaga mambarang. Noong panahon na yon, kasagsagan ng barangan. Si Mama ay nagpa-practice pa lang sa ganung bagay. Ang marunong talaga sa kanila ay ang Mama ni Mama, si Lola. Alam na po namin ni Mama na lahat ng side niya ay kaaway ng mga De Los Santos. Nag-ugat ang problema sa lupa nung nasa Cavite pa lang kami. Pero hanggang sa makalipat kami rito sa Manila, hindi pa rin kami tinigilan ng mga De Los Santos. Linawin ko lang din po na ang mga De Los Santos ay hindi mababarang. May binayaran po sila para labanan yung angka namin. Sa totoo lang po kasi, mayaman talaga sila. Ganito po ang nangyari. Nang malaman ng mga De Los Santos na nakalipat na kami ng Manila, bigla na lang may nangyari sa tito ko. Tandang-tanda ko pa noon, magkakasama kami nila tito at mama. Mahilig din kasi si mama tumiyas sa sabong. Dalagita pa lang ako noon, pero lagi ako nasama kay mama kapag naalis. Habang maingay sa masabungan, napansin po namin si Tito Rolito na biglang napaupo. Nanahimik siya sa may tabi. Hindi niya magawang matuwa noon kahit nanalo kami sa sabong. Naninikip ata ang dibdib niya. Inuwi agad namin si Tito. Pinasuri namin siya kay Lola. Magkakatabi lang naman po ang bahay namin. Kaya madali lang namin napagamot si Tito. Unang tingin pa lang po ni Lola kay Tito, alam niya na agad na may bumarang sa kanya. Pinalabas ako sa kwarto. Tapos, nagsimula na silang mag-ritual kay Tito. Iba-ibang mga lingwaheng dasal ang naririnig ko. Mahinala na agad kami nun kung sino may gawa nun. Pero hindi agad malaman ni Lola kung anong klaseng barang ang ginawa kay Tito Rolito. May bumukol kasi sa batok ni Tito. Tapos noong hiwain daw ni Lola, may nakuha silang maliliit na bato. Tapos may tatong malalaking langgam. Kakaibang barang daw yun. Karaniwan daw kasi sa mga mambabarang, mga delikadong insekto yung sinasalapak sa katawan ng tao. Kinabukasan po ng gabi, nagpatawag si Lola ng meeting. Sa pagkakatanda ko noon, yung mga De Los Santos, lalabanan na nila. Pero bago sila, kailangan daw munang harapin yung mga nambarang sa amin. Pagkatapos po ng meeting nila, nagsagawa na agad ng pambabarang. Nakilala na kasi yung isa. Base kay mama, tagumpay daw ang pambabarang. Kinabukasan din daw, mamamatay na yun ang barang kay Tito. Pag-uwi namin ni mama sa bahay, nakarinig kami nagsigawan sa kabilang bahay. Anong oras na rin po yun, kaya hindi na namin pinansin. Pag-gising namin ng umaga, nagulat kami ni mama. Ang dami kasing tao sa labas. Ang dami chismosa sa harapan ng bahay na paupahan. Katapatan din ang bahay namin yun. Nang makiusyosa kami ni mama, nakita namin na merong nilabas sa bangkay. Hindi namin kilala yung bangkay. Basta sa pagkakarinig namin, bagong lipat yun. Nang tanongin namin yung mga nandoon kung ano yung nangyari, may nakapagsabi na binarang daw. Pagtingin namin sa bangkay, nakikita pa namin na sa katawan, may naglalabas na alupihan. Nalaki ang mata namin ni mama. Hinila niya ako palayo. Tapos sinabi niya sa akin nung ginamit doon nilang insekto sa barang, alupihan daw. Naisip agad namin na baka yung barang sa tapat ng bahay namin iisa sa biniyara ng mga De Los Santos. Nagkataon din kasi na si Tito kasama po sa bahay. Pinaalam ka agad namin kay Lola. Pagdating namin sa bahay ni Lola, naabutan namin natataranta na sila. Doon ko unang beses nakita kung anong itsura ng taong binabarang. Hirap na hirap na si Tito Rolito. Kita ko po talaga na gumagalaw yung nakaumbok sa balat niya. Dumadami na rin yung mga bukong na kulay pula. Sa sobrang delikado na nangyari kay Tito, napilitan na si Lola na ipatawag yung iba pa naming angkan. Mga legit din na mababarang, galing pang kapisit secure. Pero nakabase lang sa Manila noong panahon na yun. Gawa nga ng alam na nila na may kumalaban sa kanila.
Kinabukasan, nang dumating ang iba namin kamag-anak, nagsiputukan at lumabas ng insekto kay Tito. Nimimilipid na sasakit si Tito Rolito. Puro dugo ng higaan niya. Pero, lumalaban siya. Yung kapatid ni Lola na si Lolo Omeng, meron siyang ginawang dasal kay Tito. Hindi ko alam kung ano yun. Basta lating din siya. Buong araw niyang dinasalan si Tito. Walang umistorbo sa kanila. Nasa labas lang kami ng kwarto at nakikinig. Si Tito lang ang narinig namin. Sumisigaw sa kilot. Mga dakong alas 7 na ng gabi, lumabas si Lolo Omeng. Nakahinga na kami ng malawag nang sabihin niyang okay na si Tito. Noong gabi din na yun, sinabi ni Lolo Omeng na kailangan namin rumespak kasi kung hindi ro namin sila uunahan, baka isa-isahin na kami. Si Tito lang kasi yung inuna. Kasi nga, siya lang yung mahina ang pangontra. Siya lang din kasi yung hindi naniniwala sa mga pambabarang. E kami naman ni Mama, kahit paano, may pangontra kami. Sa unang pagkakataon, napanood ko sila Mama kung paano mambarang. Nakapalipot sila sa gitna ng plato na mayroon nakatirik na mga kandila. Mang itim yun, dilaw at pula. Tapos, meron sila nakahanda na insekto na nakalagay sa garapon. Ang una po nilang binarang ay yung tatawagin na lang po natin na Ricardo. Siya yung anak ng mortal na kaaway ni Lola. Isang negosyante at may kahit talaga. May nakalagay na picture sa gitna. Halos wala rin pong pagkakaiba yung barang sa kulam. Itong barang lang may ginagamit na insekto. Nagdasal ulit sila. Hindi ko pa rin maintindihan yun. Ang pagkakaalam ko talaga sa dasal na yun ay mga Latin na salita. Si Lolo Omeng ang tumuyong leader sa pambabarang na yun. Kaya siya ay nag-alay ng dugo doon sa may timpa na may tubig. Pinatakan niya ng dugo yun. Ang tagal po nilang nagdarasal at nag-orasyon. Pero nawala na lang inip ko na makita ko na unti-unting nawawala yung mga insekto sa garapon. Basta po, parang magic talaga. Nagkaroon ng usok yung garapon. Tapos nang mawala naman yung usok, bigla na rin nawala yung mga insekto sa loob. Pagkatapos nun, nagsitayuan na sila, tapos nagyakapan. Sa mga nakita ko, magkahalo po ang naramdaman ko. Nakakatakot din pala ang mambarang. Isa pa, nakakaba rin dahil kapag naiisip ko kung ano mangyari sa babarangin, nangangamba na ako. Parang may halo na rin konsensya. Kinausap ko nga nun si Mama kasi parang mali yung ginagawa nila, pero pinapatihimik niya lang ako para di naman daw sa pamilya namin ang ginagawa niya kasi kung hindi kami dedepensa, panigurado, mauubos daw kami. Hindi rin daw kasi basta-basta yung kalaban namin. Makalipas ang ilang araw, may nagbalita sa amin na informant ni Lolo Omeng. Yung Ricardo daw, nasa ospital na. Detalyado ko narinig yung pag-uusap nila Mama. Base sa informant, pumutok daw yung mga balat ni Ricardo. Yung mga insekto naman daw, lahat lumabas sa bibig niya. Kinilabutan ako kasi mas malala pa yata yun kumpara sa una nilang binarang. Mas doon ko naitindihan na makapangyarihan din ang pamilya namin. Mas lalo naging intense yung gulo noon. Parang Cold War yung naging labanan ng barang. Tatlong araw nung ma-ospital si Ricardo, binarang naman po yung isa naming tito, si Tito Greg. Ito yung mas malupit. Yung nangyari, hindi na paghandaan ni Lola. Kasi sa dami ng babarangin, bakit si Tito Greg pa? Si Tito Greg kasi, ay magaling din mambarang yun. Ang ginawa kay Tito Greg, nanigas yung mga daliri niya. Tapos sa sulok-sulok ng kuko niya, may mga lumalabas po na linta. Tapos sa halip na muta yung nasa mata ni Tito, eh ang lintuan po, eh parang putik. Nagulat sila Lola, kasi sa unang pagkakataon, pinagsabi ang parang at kulam. Habang may linta sa katawan ni Tito Greg, meron naman pong bato sa tiyan niya. Doble-doble ang kilot. Ilang oras lang po ang tinagal ni Tito Greg. Mula nang binarang siya, nung kinagabihan nun, namatay na po siya. Sa sobrang galit ni Lolo Omeng, nagdesisyon siya na ubusin ang mga De Los Santos. Nang makaramit na po yung bangkay ni Tito Greg, nag-ipon-ipon na naman yung maangkan namin sa side ni Mama.
Ang gagawin nila ay tinatawag na mas barang. Yung maramihang barang ba? December ng buwan nun, sinimula ni Lolo Oming at Lola yung pambabarang. Nandoon rin yung iba namin kamag-anak na hindi ko masyadong kilala. Mas marami na sila ng mga oras na yun. Meron silang nilatag sa sala na parang malaking banig. Tapos po sa may gitna, meron pong bilog na may star sa loob. May mga simbolo sa palibot ng bilog. May mga kandila din. Tapos, pumalipot din sila doon. Noong mga oras na yun, bawal talaga ako manood noon. Pero hindi nila alam. Nandun lang ako. Nakatanaw sa kanila. Nakatago lang ako. Kaya ako sila napapanood. May dala silang alay. Manok na buhay. Tapos nakita ko na aktol na lang kinatay yung manok. Yung dugo, hinayaan po nilang tumulos sa may banig. Tapos, isa-isa naman po sila mama na nagpatak ng dugo. Sinugatan nila yung mga palad nila gamit yung isa pang cutter. Nagdasal naman sila ng kung ano-ano. Sa totoo lang, ang tingin ko na sa angkan ko noon ay mga kulto. Kulto na gumagamit ng barang. Nakakilabot lang. Ilang oras po nilang ginawa yun. Ganun din ako katagal na nasa ilalim ng limesa. Bago sila matapos, nakita ko po sila na isa-isang nawali ng malay. Kabilang na puron si mama. Pero patuloy lang po sila. Hindi nila pinapansin yung mga hinihimatay. Maya-maya lang po, inasikaso na rin si mama ng iba namin kamag-anak nang matapos na sila. Sakalang ako lumabas, pasimple ako lumapit kay mama. Nagdudugo po yung ilong niya noon. Hindi ko lang alam kung bakit, pero pakiramdam ko dahil yun sa pambabarang na ginawa nila. Kinabukasan lang po, nagbalita agad sa amin si mama sa bahay. Yung mga De Los Santos daw, sabay-sabay na itinakbo sa ospital. Tapos yung mga mababarang ng mga De Los Santos, natagpuan namang patay. Nakita ko kay mama na parang ang sesay niya pa. Pero sa loob-loob ko, nakukonsensya ko. Ang bigat sa pakiramdam. Kaya hindi ko na po talaga napigilan. Naglabas na ako ng saloobin kay mama na hindi ko nga gusto yung ginagawa nila. Sinabihan niya lang ako na umalis na lang noon. Hindi dahil galit siya sa akin, kundi dahil ayaw niya ako mapahamak. Pagkatapos kasi na ginawa nilang mas barang, may posibilidad daw na lumaki ang gulo. Pinag-impake ako ni mama noong gabi na yun. Pinasunto niya ako kay papa at kuya. Umalis din ako kaagad. Noong oras na yun, napakulungkot ko kasi may iwan ko si mama. Pero sabi niya po sa akin, mas okay na raw yun. Mas maganda raw. Nakalimutan namin nanay namin siya. Para daw hindi na rin ako madamay. Sa side kasi ni mama talaga, walang katahimikan. Ang tagal lang alita na yun. Umabot pa na yung Maynila. Masakit man sa amin, lalo na po sa akin, wala akong magagawa. Mula noon, kinapapa na ako next day. Nakikibalita naman ako kina mama noon araw-araw. Pero pinagbawalan niya ako. Kasi mas okay kung wala lang kami koneksyon. Buhay pang ibang De Los Santos. Babawi sila. Kaya gusto ni mama, lumayo na ako. Nag-focus na lang ako sa amin nila papa. Hanggang ngayon, wala na akong balita kay mama. Pati sa angkan namin sa kabila. Nasanay na lang din ako na wala na si mama sa tabi ko. Nasa maayos na kalagayan na ako. Kung nasaan man si mama ngayon, sana ayos lang din siya. Gusto ko man kasi makita siya. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin tapos ang gulo. Hanggang dito na lang po. Sana sa lahat ng inyong nalaman ay hindi niyo ako i-judge. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat. Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Sana po'y nagustuhan niyo ang kwento sa araw na to. So, shoutout po tayo. Unang-una si Miss Ruby B. Michelle Reyes, Andakuwag,
Pa-shoutout daw sa amore ko na si Matcha. Matcha, gracias, gracias boss. God bless. Kay Miss First, Dimple Simi. Kay Alice Life Today, yo, nakakamiss yung ganito. Sulit na sulit, Sir Paul, everyday shoutout. Thank you so much sa lahat ng efforts. God bless po sa lahat ng ating mga kapansit. Kay John Mayate. Yo, Sir Paul, pa-shoutout po sa ate ko ng happy, happy birthday, Mary Jane Mayate. Happy birthday po kay Jane Mayate. God bless po. And more birthdays to come and God bless po. Salamat po, Sir Paul. God bless. Kay Cartagay na Wilma. Kay ako, si Bleeder, paring Paul, shoutout ko lang yung ex-girlfriend ko na si Marjorie Alonso. In-unblock niya kasi ako kasi miss niya na daw ako, na mahal pa din daw niya ako. Pero ayun nga, masakit sa part niya kasi ikakasal na ako next year. Anyway, sa fiancé ko, gusto pa rin niya maging friend sila. Taray, sana all, pogi. Pogi mo, boss. Ako si Bleeder. Ang lupit mo. Next, kay Jesse Aguilar. Shoutout sa'yo. Kay Tintin Gonzaga. Kay Jeff Hiel. Magandang araw sa'yo. Namiss ko boses mo. Lalo na yung pagsigaw mo sa pangalan ko. Kay Jeff Hiel. Hello, hello. Ang pinakagwapo sa Montalban na ako lang ang nakakaalam, Jeff. Kay Tesla Tanabe, proud si Buana Hir, kay Abby Erispe, kay Annalisa Recaport, kay Apple Mendoza, kay Dana Maika, kay Edalyn Tupas Kasipe, at sa asawa niyang si June Gabriel Kasipe, kay Mark Lawrence Gabales, kay Dreams in Life, kay Lord Olifar. Sabi niya, anong pangalan ng hotel ng sender? Ah, hindi po yata binanggit ng sender. Queenie de los Reyes, hello mga kapansit. Hi mga kapansit. At Sir Paul, thank you po sa shoutout. Tuwan-tuwa po yung mama at kapatid ko. Thank you din po sa magandang story niyo. At bagong upload mo, more power po sa channel niyo. And subscriber pa po. God bless, more stories to come. Oh, always coming. Naghihintay ng mga bagong uploads niyo araw-araw. Salamat po. Salamat po ma'am. Queenie de los Reyes. Kimberly M. Puerto. Hi Sir Paul, shoutout naman po kay Ilad na very maganda, kay Nathan na talawan kaayo, matatakotin masyado, pero palaging nakikinig, at sa lahat ng taga Holy Trinity, Davao City, at sa taga Malasila, Makilala, North Cotabato. Thank you sir, salamat din po kay Kimberly M. Puerto. Rian 391, kay Elaine Almera, gandang araw po boss Paul. Ren Labs Flash Royce, kay Malinyu. My father is from Cebu at marami din siyang kwento at experiences. Anyway, shoutout Sir Paul and advance happy birthday to me on December 23. God bless and thanks and God bless. Uy, happy birthday in advance kay Ma Malinyu. Alam ko ito yung taga Maravilla if I'm not mistaken . So, baka may papansi tayo dyan sa December 23, ma'am. Bekeneman at pa Shanghai. Dahil charot lang. Advance, happy birthday po sa inyo ma'am and God bless po sa inyo. Teresa Sosa, advance Merry Christmas Boss Paul. Pasigaw po. Thanks. Hello po. Kay Mari Cabs, shoutout Sir Paul from Cabaluna Family, Cebu City. Uy, hello, hello. Kay Jana Vivas, hello, listening while teaching magluto ng sa papalit sa akin. Wow, taray, papalit na. Uwi ng Pinas si ma'am Jana Vivas. Ikay M, hello Sir, pa-shoutout po. Ikay ng and Ege Mendoza from Gente, Cavite. Uy, kababayan, taga-gente rin ako. Melissa Evea, silent listener from Lucban, Quezon Province. Sarah Jane Orian, kay Nemia Brogarolas, pa-shoutout po. Kay Clarice Capocian, hi Sir Paul, ngayon lang ako nakapakinig. Busy po sa trabaho, salamat po sa upload today. Nakakatanggal ng pagod, thank you. Kay Renz Bustamante, hi po Boss Paul, shoutout po here in Qatar, God bless po. Boss, wala na po bang kasunod yung Mangkanor at Trader ng San Rafael? Abangas na po, salamat po sa mga uploads niyo, gaganda po ng mga stories, fiction man or true story. Dabihin po upload, hehe. Joke lang po, busy din kayo sa kasal mo. Salamat po. Ayaan nyo guys, pag tapos na yung kasal natin, babanatan na natin yung mga series natin. Ang sunod-sunod, yung wala ng humpay. Magtutuo. Alam nyo naman na, for example, may mga series tayo or fictions man, or for example, series, nagtutuo uploads tayo doon. Isang true, tsaka isang fictions. Yun. Kaya, yan nyo guys, pag di na tayo busy, tatapusin na po natin yung Hitman, yung mga kasador, ang dami naka-lineups. Kay, sino ba nakakaalala kay Asyong ng Tondo? Yung Ginoong Vet?
Yung lihim na karunungan, gustong-gusto ko rin yan eh, kasi parang Harry Potter yung vibes, no? Na Pinoy version. Tapos yung ano pa ba? San Rafael yan, continuous yan. Malapit na po magtapos yan. Ang ganda-ganda. And yung iba pa, marami pa tayong series eh, na upcoming. Yan nyo guys, ay sikasuhin natin yan. Sensya na po at busy tayo. CreepyMc TV, Kulitang Magnanay, kay Erika Sheila Biscara. Shoutout po ulit Boss Paul. God bless po. Sabi niya po. Bibs ka Caroline Lobrera. Hi Boss Paul. Always listening po si Carla Albano and Christina Albano. Hey, salamat po kay Ashanti. Kay Tyler John, kay Roda Tolentino. Sobrang busy pero di makakalimot mag-like. Uy, thank you po. Kay John Arlie Figues, proud Cebuano here po. Kay admin natin, si Ma'am Rins, RKP, at Chilo Bossing, straight from Cebu. Uy, taga Cebu. Siguro aswang si Ma'am Rin. Charot. Valerie Gasmin, Jasmine Arsabal, John Bahilio, yo boss, kilala mo pa ako? Oo naman, ikaw si John Bahilio, di ba? Tama ba ako? Si John Bahilio? Oo naman, kilala kita boss. Tanda-tanda pa kita. Kay Ma'am Emmy Esquivel, hello hello ma'am, salamat po sa pag-subscribe at pag-suporta sa ating channel araw-araw. Naalala ko ano eh, ito yung lagi nagko-comment sa ating Facebook post. Kaya salamat kay Ma'am Esquivel at sabi niya, good day Sir Paul, pa-shoutout naman kasi birthday ko. Uy, happy happy birthday kay Ma'am Emmy Esquivel, more birthdays to come and God bless po, have a blessed birthday niyo and... Maraming maraming salamat po, kaya nang sabi ko, maraming maraming salamat sa pagsuporta sa ating channel. Isa kayong alamat. Reason Velasquez, hello mga kapansit, kain po kayong pansit, kamusta po kayong lahat? Lahat? Sir Paul, kamusta po? Hehe, pa-shoutout po, salamat sa ating, sa salamat po at ingat siyong tayong lahat. Okay naman po ako, medyo busy lang, pero okay naman. Hey Hazel Hinala, shoutout po kay Mitch Zell Hinala. Okay, kay Faith Ocampo. Pa-shoutout po sa late listener here in Kuwait. Addict na sa pakikinig. Kay Ma'am Geraldine Rinalda. Yon, pahabol Sir Paul kahit sobrang late na. Kay Hanelin Villarin. Sir Paul, pa-shoutout po kay Hunter Smoke. And last, ang pahina ni Iralam Horror Stories. Uy, bagong channel po. Subscribe po natin siya at supportahan natin. So, kunin ko na rin po itong pagkakataon para bumati sa ating mga solid kapansit members. Okay? Medyo mabagal ang internet, kaya wait lang. Hindi ko na ipapause. Unang-una, si Sir Alex Landero, Christina Roring, kay Miss Richelle Consay, kay Jana Vibas, kay Charmy Rose Daniel Balaka, kay Marilu Vadil, kay Marites Newton, Julius Laurito, Butterfly Kisses, Smith Artagame, Gian Potpot, James Isaac Sabas, Daddy Jano, Lani Moore, Boholana, EKM, Van Van in Action TV, Pearl Ayame, Marinu, Farah Renzales, Isaiah Gratil, Andrea Gumana, kay Ma'am Rin, RKPH, Suzy Matsuda, John Harvey Kakal, Judy Tan, Miss M, and last si Miss Christine De Leon. Maraming salamat po sa pagsuporta sa ating channel and ano pa ba? Shoutout ko na rin po yung mga admin natin, si Ma'am Rin, si Sir Kevin S. Narlan, si Sid Vichus, Pagbango ng Karimlan, kay Ma'am Alisa, kay Ma'am Deep Reed, and last kay Ma'am Selena Strauss. Guys, sana po nagustuhan niyo ang kwento sa araw na to. Sa mga bago, like, share, comment, and subscribe. Hit niyo na rin po yung notification bell para sa everyday horror stories po natin. And yun lang, sabay-sabay po nating sabihin na Mac, Pancit, out.